Sa Roma, ni Kinuwento ng isang pinay kung paano nakaligtas ang kanyang pamilya ng bahagi ng kanilang lugar sa Cagayan de Oro. Patuloy naman ang ginagawang donation drive ng mga Filipino community para sa mga nasalanta ng bagyong Sendo. Yan ang balitang inilis ni Rowen Soldinin. Hindi pa rin magpapaniwala ang Pilipino dito sa Oman sa sinapit ng ating mga kababayan sa Cagayan de Oro at Iligan City ng bahagi ng kanilang lugar bunga ng bagyong Sendong. Hindi ako naniwala kasi parang ang tubig level man lang sa second floor. Pero doon ako naniwala nung tinignan ko na lahat ng picture, yung wiring ng poste sa electric. Doon ako naniwala na ang mga dumi, yung mga grass ba na sumaplay doon sa wiring. Tapos sabi ko, bak, ang dumihan doon? Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 1,249 ang namatay at 84 ang nawawala at mayigit 1 bilyong piso. Ang halaga ng infrastruktura ang nasira. Isa ang pamilya ni Tata Pulanco sa mga nakaligtas sa Barangay Carmen Tarian de Oro. Pinaka-worst ngayon kasi umabot na siya sa second floor talaga. Dati hanggang kanilang? Sa ceiling sa first floor. Nabigla daw ang kamatid at magulang ni Tata dahil sa bigla ang pagtaas ng tubig. Ang bahay namin sa taas, sa second floor, may manhole doon sa may bandang kusina. So doon sila dumaan. Samantala, patuloy pa rin ang pagdating ng mga tulong sa donation drive ng Pilcoso para sa mga biktima ng bagyo. Patuloy po ay maraming nalikalo po na dito ng mga voluntary donations para sa ating kapatid na ating mga kababayan ng Pilipino at sa pinuloy yung mga iba't ibang organization dito. Sa mahigit 2 linggong donation drive, nakalikom ng grupo ng mahigit 4,691 reals o 530,000 pesos. Ang mga beneficiaries po natin dito ay ang Philippine Red Cross, kasama po rin dyan ang ABS-CBN Foundation Corporation. Doon po namin ipinadala ang mga inyong donasyon. Para pa ng grupo na patuloy pa ang donation drive para mas makatulong sa mga nasalanta ng bagyo. Sana po ay support kami pa rin po kami sa aming dating na bazaar sa Philippine School. Ito po ay gagawin natin sa January 20 from 10 o'clock in the morning hanggang 4 o'clock in the afternoon po. Maraming pong salamat sa inyo. Maasa naman ang opisyal ng Embahada na patuloy silang susuportahan ng mga Filipino community para makatulong sa mga sinalanta ng bagyo sa Northern Mindanao. Nagbabalik na sa Middle East, Robert Soldevilla, Muscat, Oman.